Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Dear Nicole and Chris. Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Lunes! At dahil Lunes ngayon, mga kaibigan, ano ang highlights na inaantabayanan mo ngayong araw na ito? Ano nga ba ang gagawin? Ano nga ba ang schedule ngayong linggong ito? At ano naman, kay aga-aga pa lamang ang naging kakaibang experience mo ngayong araw na ito? Tama, o basta ang importantatious kabisyo ko naging bad trip ang week mo last week. Last week pa yon. Tama, it's a brand new day. Correct. Today, mga kaibigan. A brand new morning. Tama, nagbabago po ang lahat ng bagay. Tingnan mo yung kaibigan mong pagkatsaka noon, di ba? Hindi ba siya pinakamaganda sa tropa ngayon? Correct. Kasi nagbabago po ang lahat. So kung last week, puro malas-malas, sunod-sunod sa opisina, huwag kang mag-alala, di ba? This week will be better. Time yun. Is changing, time is correct. Updating, mga kaibigan. Tama, ang kailangan mo lang kasi maging matatag. Ay, correct. Ay, may naisip ako. Oh. Magpa-hashtag na naman today. Kasi parang feeling ko, very generous magbigay ng gifts yung ano, steel tech colored roofing. Gusto ko yan. Oo. Dami ko nga mga kamag-anak at mga kasama sa bahay na gusto sumali. Talaga oo, ba? Oo, na curious partner. Correct. Sabi ko, syempre, steel tech colored roofing yan eh. Asahan mong bongga talaga. Partner, marami nga ako mga kamag-anak na umaasa na sa susunod daw na pagbisita nila sa bahay namin, steel tech na daw yung bobongga. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Mga kamag-anak, sabi ko, huwag kayo mag-alala. Getting there. Hindi matatapos ang summer na hindi napapalitan yung bubong namin. Huwag mag-alala, alam sabi mo, ko. Alam niyo mga kaibigan, laking tulong po talaga ng endorsement. Correct. Kasi dumadami po yung kamag-anak namin. Ay, nakakalungkot. Lahat sila nagpaparamdam. Okay. So, ano natin? Siyempre, partner, iba sabi na natin eh, it's not a bad week, it's not a bad bad morning. Bad morning, 'di ba? Talaga may mga pagkakataon lang talaga na may malas-malas. And it's tama. Not definitely not a bad life, 'di ba? So may mga iba't ibang mga pinagdadaanan tayo sa buhay at may mga iba't ibang mga dahilan kung paano tayo naging matatag. Yan. Totoo 'yan. Isipin yung pagiging matatag natin, mga kaibigan. Ito yung mga pagsubok na nagbigay sa atin ng experience. Mm. Ito yung mga pagsubok na nagbigay sa atin ng lesson. Kaya tayo naging matatag. So, i-share nyo sa amin. Ano ang ating official hashtag ngayon, mga partner? Ay, mga partner, ito na. Itinitweet ko na siya ngayon. Ating official hashtag o OHT for today is hashtag matatag ako dahil. Yan. Ano yung mga instances sa buhay ninyo na masasabi nyong nakapagpatatag sa inyo? Or naging matatag ka, di ba? I-share nyo naman. Alam mo naman kami ni Christopher. Chismosa, we like chismosa. It. Correct. Nangingialam ka ng buhay na may buhay eh. Ako may entry na ako, partner. Oo. Hashtag, matatag ako dahil carry kong tiisin sa loob ng isang air-conditioned na sasakyan yung amoy ng utot ng anak ko na sobrang baho. Na-realize ko yun kahapon. Kahapon lang. Dalawa lang kami naiwan sa kotse. Tapos nagkakwento siya na nagkakwento. Sabay ng kwento niya dahil kwento siya ng kwento. Oh. Mandal-dal, di ba? Mana-mana lang. Saan pa ba nakukuha yung malaking tonsil niyan? Sa kabunganga. So, daldal siya ng daldal. Sa pagkwento niya, partner, siguro sumabay din eh. May sumabay na magaling utot. Magaling diskarte yung anak mo, in fairness. Akala niya hindi ko makahalata, di ba? Sinabay niya sa daldal na yung utot niya. ang kaso, nag-iwan talaga, partner. Talaga, nanunuot sa utak, nanunuot sa brain cells, nakamamatay ng egg cell, ganun. Ganun yung baho. Pero partner, na-realize ko, tinis ko siya nang hindi ko binuksan yung bintana hanggat sa nawala na lang yung amoy. Hanggat naubos ko na. So masasabi ko, sayang din kasi yan. Ako naman yan, sayang tama. Din. Tama. Diba? Huwag kang ganun sa anak mo. Diba? Dapat tanggap mo lahat. So naisip ko dahil doon, partner, matatag na ako. Hindi naman kailangan malalim, ha? Diba? Pwede yung mga ganun lang. Pero naman, so yan ang entry ko. Hashtag matatag ako dahil kaya kong tiisin ang amoy ng ano. Ang nakakasulasok na amoy ng utot ng anak ko. Meron din kami kaibigan na ganyan. Kakaiba yung amoy. Kakaiba yung amoy talaga niya. Bulok na egg ang eksena lagi. Sabi namin, grabe, hindi ka ba nalalason sa amoy mo?
Grabe ka sa kaibigan mo. Pero dahil totoo ba kasi pag magkakasama kayo sa kotse, iba talaga yung amoy niya, kulob na kulob. Oo, iba talaga pag nasa kotse, di ba may mag-spray lang dyan, o kaya magbukas ng suka, o kaya bagoong. Talagang, yung may magtaas nga lang ng kilikili. Mampambihira kung matindi talaga yung amoy. Pag tinaas nila ng konti kilikili niya, talagang tatagos, manunood sa utak pag nasa loob kayo ng air-conditioned na kotse. Pero oo nga naman, nakapagpapatatag. Oo, di ba? So ayan, dahil dyan, matatag ako. O ikaw kabisyo, ikaw partner. Ako, hashtag matatag ako kasi. Dahil? Meron ako. Huwag ka kasi mali-mali sa hashtag. Iniiba. Huwag kang iba-iba. Hashtag matatag ako dahil medyo sa kong sandigan. O, diba? Tama naman. Oo, totoo yan. Correct, yung parang sa kabila ng problema pinagdadaanan mo, araw-araw. Alam mo, partner, recently nagkamustahan kami ni Michael Angelo Lubrien, yung ating kaibigan. Tapos sinabi ko sa kanya na, dude, problemado ako kasi may nodules na ako sa throat. Ibig sabihin, anytime na lagi ako mapagod, mawawala yung boses ko, ganyan. Tapos, wala naman, ang haba nung text ko na parang dahil problemado. Simple lang yung reply niya sa akin Dude, huwag ka nang malungkot, hindi ka pababayaan ni Lord. Tama, simple lang. Totoo diba? Naman Oo nga naman, pag na-realize mo, diba? Oo nga, bakit ako mag-worry? Tama. Diba? Kung meron naman akong Diyos na kasama. Diba? Diyos na talaga masasandigan sa lahat at sa anumang oras ng pangangailangan. Ayan. So mag-tweet lang po kayo na mag-tweet and later on, we will be reading your tweets at mamaya sa Facebook Live ng Tambalan, magbabasa naman kami ng 10 na maswerte nga mag-uuwi ng gifts from Steeltech. Wow! Yan. Again, ang ating official hashtag. Hashtag matatag ako dahil. Yan, ha? Inisip ko kasi matatag ako kasi. Kaya alam, baka may mali-mali na naman sa spelling ng kasi. So doon na lang. JJ. K-S-I. Yan. So, hashtag matatag ako dahil. May nag-tweet. Una nang nag-tweet partner, yung asawa ko, partner. Pabuhay naman, no? Sabi ni at Jowa Dick Ren, hashtag matatag ako dahil. Ano sabi niya? Natiis ko ng 7 taon ang asawa ko. Yan. Wow. 7th anniversary namin today. Wow, congratulations. Grabe, partner. Kung may sinasabi daw silang 7-year itch. Lang, no? Sabi naman kaibigan ko, tinatakot ako. Wala. Pagkata sa 7 years, hindi nyo nakakayanin. Ganyan. Kaibigan kong bitter. Ay ko nga, don't me. So we survived the 7-year itch, yung sinasabi nila. Oh, ni Chris Aquino na may tinatawag na 7-year itch. So we survived that kasi 7 years na kami. So today is our wedding anniversary. Wow, congratulations. Diba? Ang bilis lang. So, parang kailan, nililibre ka lang niya sa Kaya nga, sa kapehan, diba? Parang kailan lang sinusundo niya ako dito, pabebe ko ng pabebe. Yan. Kasi ngayon, wala ng kape. Wala na. Sundo. Kanina nga, partner, natutulog ako sa kotse. Nakanganga. Siguro, nananaginip ako, ganyan. Siniko ko. Uy, ano ka ba? Pag jowa mo pa lang, ang kalabit yan, konti lang eh. Okay ka lang. Nananaginip ka yata, di ba? Tama, di ba? Sweet, di ba? Oo, correct. Ang lambing ng boses Tsaka dahan-dahan kasi baka magising kayo, magulat ka. Ako, partner, siniko. Uy, ano ka ba? Pambihira. Sabi ko, na-realize ko. Noon, at kumusta kayo ngayon? Difference? Maliban doon, syempre. Pero na-realize ko, partner, siguro nga talaga eventually, nang pabebe moments . Of course, there are moments na magpapabebe pa rin kayo sa isa't isa. Katulad ng kung magse-celebrate kayo ng something, yung mga ganyan. Pero, talaga natural na yung sisikuhin ka. Sisipain ka. yung halimbawa, dati, pag may dala-dala kang madaming mga gamit talaga. Oo, ayaw niyang nabibigatan ka, syempre. Ganun pa rin naman, partner. Pero sisiguraduhin niya na una kang makakalabas ng pinto, halimbawa sa mall, ganyan. Ngayon, partner, nauna na siya, binagsakan pa ako, ang dami ko dala. Sarot lang. Hindi, pero kasi yung totoo, hindi na nagiging pabebe habang tumatagal ang panahon. Kumbaga, alam niya naman sa sarili niya na kaya ko. Kasi di ba pag girlfriend ka pa lang, parang yung hinahinaan, yung kunya-kunyariyan, parang wala kang... Umaarte ka ng gano'n. Arte kang parang hindi mo kaya magbuhat ng mga sarili mong bag, ganyan. Di ba yung mga... Nakakainis, agad-gaan naman ng bag. Hindi lang. Sling bag lang, di mabuhat. Hindi lang yun, partner. Yung hindi mo kaya, kunyari, magbuhat ng mga grocery. Samantalang nung wala ka pa naman boyfriend at nag-grocery
ka mag-isa. Kahit tig-tatlong plastic sa bawat kamay, kaya mo naman. Tama. Pero nung boyfriend, may nagka-boyfriend ka na at bago pa lang kayo, ang mga eksena talaga dyan, ang bigit-bigit ni men. Tapos si boyfriend, parang hindi hayaan na, na mahirapan ka, di ba? Kahit takburo naman talaga kalyo kamay mo. Ganyan, di ba? Kasi pag bago pa talaga, tapos mag-boyfriend-girlfriend pa, bebe. Ganun lang din talaga. Hindi naman ibig sabihin na pag nagkakaedad na o naging mag-asawa na, tapos na, hindi na kasing pabebe ng dati. Hindi naman ibig sabihin na nababawasan ang pagmamahal. Siguro, natatanggal lang talaga yung mga ganong pagpe-pretend na yung mga dati nagkakahayaan kayo. Correct. Ngayon, wala na pakalam. Utot kong utot. May kakilala nga akong ganun dati talaga nag lumalayo pa, teka lang ha. Oy, pero siyempre diskarte niya yun para umutot. Ngayon correct. Wala na. Wala kahit na. Nasa loob ng kotse dadakutin yung utot niya, papamoy sa jowa niya. Correct, ganyan. Nakaka-lurk eh. Ganun talaga, nag-text siya, sabi niyo, uy, baka isipin ng ibang sama ko. Hindi. Defensive to. Pero 7 years. Hindi naman kayo tatagal ng 7 years. Oo, diba? At saka sabi ko nga sa kanya eh, sana magtagal pa kami ng 70 more decades. Mo, diba? Yung patay na kayong lovebuy pa kaming dalawa. Para patunayan namin na hashtag may forever. Oh, yun. Congratulations. Sipin mo partner, matatag siya kasi natiis niya din ako eh. Diba? Mm. Pero alam niyo po, isang piece of advice na nakuha ko rin sa mga, ito, kami 7 years pa lang naman din. Diba? May mga iba talaga na sobrang nagtagal talaga na ng maraming taon. At yung nakuha kong advice from them is to always see the good. Totoo yan. Diba? In your partner. To always see the good in your partner. Kasi kung lagi ka mag-focus sa hindi siya marunong magluto, ang gulo-gulo niya sa bahay, hindi siya marunong maglinis, ano, may amoy yung mga singit-singit ng paa niya. Diba? Hindi, pa kung lagi mong iniisip yung negative tungkol sa partner mo, mas maglilinger yun, mas magtatagal sa puso mo yun dahil negative. But if you always see the good na, sige fine, hindi man siya magaling magluto or hindi man siya maasikaso pag dating sa bahay, pero sa pag-aalaga naman, wagas. Oo, o, napapatilik naman niya yung mata ko pagdating ng ating gabi. Diba? Ganyan. Babawi naman sa ibang dahilan, diba? Sa ibang paraan, diba? Yung mga ganun. Life in general, mga kaibigan, hindi lamang pagdating sa partner, pagdating sa mga kaibigan, pagdating sa mga kasama sa trabaho, pagdating sa napakaraming bagay, diba? You just have to develop a positive mindset. Tama. Makakatulong yun. Laging para positivo. Tumagal ka sa isang bagay, sa isang relasyon, tama. Sa isang trabaho, diba? Correct. Tingnan mo lang lagi yung positibong nangyayari at hindi yung negatibo. Always see the good in every situation. Always see the good in every person. At walang dahilan para mag-ano ka ng hate. Yun. Tama. Wow! May mascot! Wow! Ano ba naman yan? Hindi naman kayo nagsabi. Hindi ako naka-makeup! Ulitin natin ito mamaya. Na naka-makeup ako. Ang ganda-ganda naman. Sayang, Jens, dapat nasa loob ka ng teddy bear. Ang laki ng teddy bear. Pwede ka siyang isang tao. Ang cute-cute naman. Ang cute-cute naman. At may pa-flowers. At may pa-flowers. Alam talaga na ang pa-flowers ko ay Ferrero Rocher na bouquet. At alam kasi ng asawa ko na yung mga bulaklak kasi dati partner, etches ko lang, post-post, pero tinatapon ko lang pagkatapos. Pero nung na-realize niya na ano, patay gutom ako, kainin na wala akong pakialam sa bilbil ko, so ito yung binigay sa akin. Ang ganda! Jowadik, I love you. You never fail. Grabe lang. Ang ganda-ganda naman ng flowers. Ala, hindi ako maganda. Mamaya na. Ulitin natin ulit mamaya. Hindi natin mag-makeup si Nicole. Mag-makeup ako. Mag-kilay. Mukha akong alien. Wala akong kilay. Charot. Ang ganda nito. Oh naman, oh, thank you, Jowadik. Sobrang mag-effort asawa mo talaga. Sobrang siyang mag-effort. Yun, part ang hindi nagbago. As in, mula noon hanggang ngayon, he never fails to surprise me. As in, talagang yung wala akong idea. Diba, noon, kinakunsyaba ka pa. Clueless ka sa mga nangyayari. Correct. Alam mo, tatanga-tanga din ako sila dyan yung clueless. O partner, titirahin natin to. Ang lagay ako lang magkakatonsilitis. Sama-sama sa pagsakit chocolate. Ng... Oh. Sa pag, alam mo ba siya din ang gumawa niyan? Wow! Huwag ka naman hechicero. Alam kong hindi. Na-surprise naman ako. Thank you, Jowadik. Happy anniversary. Salamat. Yung teddy bear, 7 years old din yan. Lumalaki kaya yan. Nakakatakot pala. Nakakatakot naman yung ganun. Mas matanda pa yan kay Princess, hindi mo lang alam. Nakakatabigla daw ako. Ayoko siya yung uwi.
Lumalaki din. Oh. Isipin mo 7 years old kaya pa lang yan. Isipin mo na lang ako. 30 years old na siya. Kailangan mo yung tatlong palabag na bahay para mag-asya siya. Lumabas na siya sa chimenea namin. Thank you, Joey Dick. I love you. Wala man lang pag-inform si Jens na mag-makeup ako. Nakakalurkay naman siyempre, eh. Surprise. Ano ba naman yan? Yung para magkilay ka naman. Magkakaroon ka na ng clue pagka gano'n. Sabagay, no? Diba? Maganda yung surprise. Ayan, ngiting ngayon. Sabi ko na, kumukurap yung teddy bear. Nakakatakot eh. Kung kaya ba yung tingin sa akin, sabi nila, lalait niyo ako. Nakita mo, partner, yung heart na ano, nahawak ng teddy bear. Parang tumitibok, partner. Parang puso ng tao parang yan, ha? Parang puso ng tao. Oh my God, nakakaloka. Oo nga, partner, parang may buhay. 7 years old pa lang yan. Ang laki ng bear, grabe. Mamaya, pag natutulog kayo, partner, nilalabas sa tatlong bata dyan. Magiging kalaro ng anak mo. Mga bear din. Sabihin nila, 3 years old ako. Isa, 2 years old. Nakatakot. Yung mga naiisip natin. Uy, thank you na. Ang cute naman. Thank you naman, Joe. Dick, nagulat naman ako. Diba, totoo yan. Isa rin sa mga sekreto, mga kapagpapatatag ng relasyon nyo, mga kaibigan. Yung surprises. Yung surprises. Totoo yan. Little things. Correct. But with Joe Dick kasi partner, it is never little. Lagi kasi siyang bonggay. Lagi kasi siyang bonggay. Look at the bear. So big. 7 years old na siya. Ang laki-laki na niya, di ba? I love you too, sobra. At ang gumawa nito ay ang Maria Clara Flower Shop. Yan. Wow. Thank you very much, Maria Clara Flower Shop. Thank you. Salamat, Joe. Oh, I love you. Ang ganda-ganda ng bouquet, oh, di ba? Parang isang bandihadong ano, tsokolate. Oo, diba? Ang dami. Di ko nga alam na Ferrero Rocher pa lang, hindi pa sila nagka-commercial. Ferrero Rocher. Alam ko dati, Rocher eh. Ferrero Rocher. Eh, nagka-commercial. Eh, alam ko na. Ganun talaga. Hindi naman talaga mayaman eh. Dati ka sarili tayo, Toblerone lang dati. Diba? Diba? Tapos ipasalo mo, Toblerone. Diba? It's Toblerone. Oh. Ganun talaga, oh. Ngayon, alam ko na. Ferrero Rocher. Oh, diba? Lakas makamayaman ng tsokolate mo, partner. Oo, lakas makamayaman ng bouquet. Oo, huwag kang malilingat, alam mo yung mga tao dito. Oo, nga, makita mo, mga ano na lang yan, basket na lang naman yan. Ano bang tawag sa balot niyan? Sinamay. Na lang nga, may iwan dyan. Uy, bigay mo to kay doktora. Hindi, wag yan. Ganyan, bigay mo kay... Masunurin ako mamaya pagkalikod mo, wala na yan. Sadali. Take two. Magbigay ka rin ng ganyan kay, ano, doktora. Tapos i-order mo kay Maria Clara Flower siya. Sige. Pero dapat surprise. Magandang idea yan. Diba, surprise. Yung mga hindi niya alam. Yung mga hindi rin siya maganda. Ganun ang mga moment na ganun. Tapos kung kailan siya magpipicture, ganyan. No? Diba? Hindi ba mamahali niyan? Ha? Ito naman? Nag-iisip pa, nagpupuripot pa rin. Pambihira. Ano sabi ko na talaga, ito naman. Hindi, siguro kasi pinginumpute mo, di ba, kapag ka bumili ka kasi ng kaya, box ng Ferrero. Ilang piraso, 500. Hindi naman siya maano, hindi naman siya mura. Di ba? Oo. Tapos, ito na naman yung mga eksenang ano, may gift siya, may surprise siya. So, ako wali. Hindi, meron. Hindi lang umabot. Late kasi kami umuwi eh. Uy, yeah. Nag-expect. Late kasi kami umuwi kagabi, meron talaga. Ano yung sa mga pinakamasasabi mong sweetest thing na ginawa niya? I think nothing can ever. Hindi, ang dami. Pero sobrang dami, di ba? Alam mo, kilala mo naman siya. Pero I think yung talagang effort na walang kinalaman sa pera or walang kinalaman sa surprises is yung... Binigay niya po yung bituka niya. Tama ka, Chuper. You know us too well. So ngayon po, kung nakikita niyo po na medyo malaki po yung chan ko, meron po kasi ako extra bituka. Give po yan ni Jowa Ding. Kasi he loves me. Ang sweet niya naman. Ang sweet niya talaga. Hindi niya hayaan na meron akong small and large intestine lang. Gusto niya may medium. So now, to confirm to everyone, yes, I do have a small, a large, and a medium intestine. In that part, I think that nothing could ever top yung pag-swimming niya sa baha.
during Ondoy. Para lang makita ko. Sipin mo yun, di ba? In fairness, nag-backstroke, freestyle. Habang nararamdaman mo niya yung mga taitay sa Sobo Libard. Totoo naman. Hanggang ano eh, partner, 6-footer yan eh, 6'1". Ang ano, ang... kita na lang sa kanya, bunbunan. Bunbunan na galing, lang. Ang galing ha, in fairness ha. Diba? Tapos yung pagkakita niya sa akin, na safe naman ako, gusto niya yumakap. Uy, amoy basura ka. Hindi, pero I think nothing can ever top that. Ikaw naman, ano yung pinaka-sweet na ginawa mo sa kanya? Hindi ko sure. Hindi ko sure. Siya na lang magkakasagot niyan. Basta he's the sweetest ever. And I thank the Lord every day for him. And again, happy 7th wedding anniversary, Joedic. I love you so much. Oh yeah, magandang bagay na gawin niyo rin po sa inyong mga karelasyon. Ang magbigay ng bituka. Ang mag-surprise. Oh, at least may ano, may tinatawag na reserva, kumbaga. Oh. Diba? Mabulok ang isa, may natitira pa. Hindi, tsaka partner, uso na din, naalala ko pala kasi nasa bilhin kami ng bulaklak kahapon, na ibibigay mo din kay doktora. Pero off-air na nga lang, kasi baka nakikinig. Mag-expect. Oh, wala ng surprise. Meron. May isasuggest ako. Sige. O, siya mga kabisyo, mamaya tayo at alas 9 magkakabanding-bandingan. Nagulat ake, nag-overtime, sorry na. Ayan. Pero again, our OHT for today is hashtag matatag ako dahil. At yung ilang mga tweets nyo mga kabisyo ay mamaya babasahin natin sa mga susunod na tambalan segment. Tama! O siya mga kabisyo, muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Juper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yo!